Hello, ako si Rambo Talabong. Narito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan, sa SJDM Sports Center. Alam nyo, isa to sa pinakamalaking campaign rallies ni Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Sotto III. Nangyayari ngayon ng kanilang town hall meeting. Ito talaga ang marka ng kanilang sortie sa pagkakaroon ng town hall meeting. Pero sa kanila ngayong araw, nagulat sila kasi napakaraming taong sumalubong sa kanila dito sa SJDM. Para sa kanila, malaki na ang 1,000, pero ngayon, 5,000 mga tao ang sumalubong sa kanila sa SJDM. Kaya tuwang-tuwa rin ng mga kandidato na humarap sila dito ngayong araw. Itong pagpunta natin dito sa SJDM ay culmination ng Kamanava Bulacan campaign rally ni Senators Lacson at saka Sotto. Nagbukas ang araw nila sa Malabon. Nakipagkita sila kay Mayor Antolin Oreta sa Malabon City, sa City Hall. Nag-usap sila tungkol sa kanilang plataforma. Hindi ito endorsement, pero ito ay courtesy call. Nakipagkita lang sila sa mayor at pinakita nila na magkasama sila. Meron silang agreement sa mga plataforma. Si Lacson at si Sotto ay against corruption and for proper spending of the budget. Pagkatapos ng meeting with Mayor Antolin Oreta, sila ay pumunta sa isang covered court, sa Atis covered court sa Malabon City rin, kung saan sinalubong din sila ng daan-daang mga supporters. Nagkaroon ng speeches si Lacson at si Sotto. Tapos, as usual, nagkaroon sila ng town hall meeting. Ang mga issues na natanong sa kanila ay ang issue ng kalikasan, disaster preparedness, at saka syempre, ang pandemya. Ito lagi ang tinatanong sa kanila, pandemya, anong solusyon nila para kay Lacson at Sotto ipatupad ng maayos sa mga batas. Dapat ang mga Pilipino ay mayroong vaccination. At tamang-tama kasama nila si Senatoriable Mingita Padilla, isa sa kanilang mga senatoriables ngayong election, na sinasabi na ang mga Pilipino ay dapat kumuha ng bakuna at ang gobyerno ay bilisan ang pagpapatupad ng hindi lamang ng vaccination pero ang pagpapatupad ng booster shot sa mga Pilipino dahil patapos na nga daw ang pandemya. Pagkatapos dito sa Malabon, pumunta sila sa SJDM. Nandito nga tayo sa SJDM ngayon, pero hindi dito sa venue na to ha. Pumunta muna sila sa SJDM City Hall, kung saan nakipagkita sila kay Mayor Arthur Robes. Nag-usap ulit sila tungkol sa platforma nila, kumain sila. Mga 30 minutes sila doon bago sila pumunta dito sa finale nga ng kanilang araw dito sa SJDM Sports Center. Napakaraming tao sa likod ko. Kanina nga, yung mga tao sinalubong talaga si Senate President Vicente Sotto III. Sigaw na sigaw sila ng Sotto, Sotto, Sotto. At hindi ito palaging nangyayari sa kanilang kampanya na nag-cheer ang mga tao. Kasi talagang usually ang mga campaign ni Senators Lacson at Sotto, talagang town hall lang. Tanong, sagot. Pero this time talagang ang laki ng crowd at ang mga tao ay talagang engaged sa kanila. Kahit na medyo patapos ng kanilang araw ngayon, ang mga tao ay nandito pa rin at nagtatanong pa rin sila. Kanina natanong ang senior citizens at laging merong sagot dyan sina Senators Lacson at Sotto na dapat ipatupad ang Senior Citizens Act, ang pension dapat ibigay, ang perang dapat ibigay sa senior citizens, tamang ibigay sa senior citizens. At pinapangako nila na maganda at maayos ang pangangasiwa sa ating budget kung sila ay mananalo. Alam nyo, malapit na ang eleksyon, pero pabilis ng pabilis pa ang kampanya ni Senators Panfilo Lacson at saka Senate President Vicente Sotto III. Ngayong araw sa SJDM sila at nagkamanaba sila. Bukas pupunta si Senate President Vicente Sotto III sa Cebu. Si Senator Lacson naman pupunta sa Bicol. Tapos sa Linggo, pupunta ulit sila dito sa Metro Manila. Diyan sa Metro Manila, sila magkakaroon ng motorcade. So marami pang mangyayari sa kampanya nila. Pero ngayong araw, itong town hall meeting ni Lacson at saka Sotto, malaking development ito na mayroong maraming tao na humarap sa kanila. Yan ang latest dito sa campaign ni Senators Panfilo Lacson at Sotto. Ako si Ramo Talabong, reporting from Bulacan.